Okay, our topic for today is all about recalling the topics, no? Recalling the unit 1 to unit 3. Pero puro computation lang po, no? Thumbs up nga po kung nakikita si PowerPoint presentation. Okay, very good. Ayan. Okay. For example, ayan, paki-screenshot po muna, then thumbs up kapag na-screenshot nyo na. Screenshot, then thumbs up kung na-screenshot nyo na. Ayan, okay. Very good. Okay, frequency distribution table to construct a FDT or frequency distribution table. Ayan. Bali, first one is choose the number of classes, no? Mamimili tayo ng ating class interval, kung ilan yung ating class interval. Usually, between 5 and 20. 5 to 20 po, to be used. The more you data you have, the more data you have, the more classes you should use, no? For example, our class interval is 6, no? Ayan, bali, for example, ang napili natin class interval is 6 para uniform tayo lahat, pare-pares tayo ng sagot. 6 po ang ating class interval. For example po ito, ako na po ang namili para lahat tayo is pare-parehas ng sagot. Walang 7, walang 8. No, ako na po yung namili. Our class interval is 6. Okay, thumbs up tayo kung gets natin to. Kung gets natin si class interval. Ano po si class interval? Recall tayo. Ano po ulit si class interval? Sanchez. Ayun po yung bilang nung ano natin. Yung nasa gilid po. 6 po ba yung sinabi nyo? Oo. Ayun yung bilang. Ayun yung bilang ng groups or the class interval, no? Or group data, no? Ayun yung bilang nila. Bali, ang binigay kong example is 6. Bali, dapat 6 ang maging class interval natin, no? Now, number 2. Calculate the class width. Calculate the class width. Paano kinukuha si class width ulit? W is equal to range over desired number of classes, no? Then si range, na discuss ko sa inyo nung nakaraan. Our range is highest value minus the lowest value, no? Then our desired number of classes or ang napili nating class interval is ilan po? 6. Ayan, 6. Bali, next. Ayan, bali, tignan natin dito sa ating table ulit. Ano dyan yung pinakamalaking number na nakikita nyo sa table? Ano dyan yung pinakamalaking 72. Number? 72. 72? 78, sir. 78 po. 78. Yan, 78. That is our highest value or yung pinakamataas na value sa ating data. Then, what is our lowest value? 29. Ayan. Bali, 29 ang ating lowest value. Ang gagawin daw natin para makuha natin si range is i-minus natin si highest value sa smallest value. Then divided by desired number of numbers. Desired number of classes, which is 6. Okay. Then, our desired number of classes is 6. Then, 78 minus 29. Ang lalabas is 40. 78 minus 29, 49. Then, 49 divided by 6, 8.17. Then, 8.17, for example po, 8.01, 8.02. Basta po lumagpas sa 8, basta po lumagpas sa number, always round up. Kaya po siya naging 9. Bali, yung class width natin is 9. Kahit pwede siyang i-round down, no?
ayun po ang rule kapag nag kumukuha tayo ng class with, bali kapag may kahit lumagpas lang na isang point or for example 8.01, 8.02, basta may lumagpas na number doon sa point, always round up. Thumbs up nga po tayo kung gets natin to. Okay, very good. Then next, gagawin na natin siyang group data. No? Based doon sa na-screenshot nyo, yan. Bali, class interval natin. Paano po natin kukunin, paano po natin gagawin si class interval? Magsisimula tayo sa pinakamababang value natin. Ano po yung pinakamababang value natin? 29. Bali, dapat sa loob nun ng isang class interval, ilan yung class width natin? 9. Oh. Okay, 9. Sino itong pumasok? Wait. Okay, 9. Bali, pakibilang nga po kung 9 yung nasa loob ng isang class interval. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Yan. Bali, 9. 9 po dapat ang nasa loob ng isang class interval. 29 to 37, 38 to 46, 47 to 55, 56 to 64, 65 to 73, 74 to 82. Then, ayun na. Yun last. Kasi nga, ilan po yung desired number of classes natin? 6 po. 6. Kaya 6 yung class interval natin. Ayan. Gets po si class interval tsaka si class width. Thumbs up nga po tayo. Ayan. Nag-recall pa lang tayo, ha. Manabat. Ayun. Late. Ayan. Okay. Next is the frequency. Okay. Based doon sa in-screenshot ninyong mga data, ano po yung number na nauna? Pakitignan po. Ano po yung number na nauna? 49. Nasaan dyan yung 49? Nasaan class interval? Class interval po ng 47 to 55. Ayan, 47 to 55. Next, 65. Nasaan dyan? Next, value. Nasa, pang huli mo po. Huli ba? Huli? Nasa, sa pang lima po. Pang lima. 65 to 73. Then, 63. Sa ano po, sir? 56 to 64. Apat po. Yan, pang apat or 56 to 64. Ganun po ang gagawin natin, no? Ganun po ang gagawin natin. Parang tatantusan natin kung saan siya nakalagay. Or simply tallying. Ayan po. Thumbs up nga po tayo kung kita natin si tally. Ayan. Bali, kapag ginawa natin yon, makikita natin kung ilan yung frequency ng bawat class interval. No? Ayan. Bali, pangatlo. Pagkatapos ng tally, gagawin na natin siyang number, which is the frequency. Ang frequency ng first interval, 9. Frequency ng second interval, 11. Frequency ng third is 5. Frequency ng fourth is 5. Frequency ng panglima is 8. Then frequency ng last interval is 2. Ayan. Okay. Then, kailangan natin kunin yung summation of the frequency. Dapat parehas siya doon sa given natin. Ito yung given natin kanina. The test scores of 40 students. 40. Dapat ang frequency na makuha natin is parehas ng 40. Ayan. Bali, dapat 9 plus 11 plus 5 plus 5 plus 8 plus 2 is equal to 40. Okay. Thumbs up na ako hanggang dito sa frequency na susundan ako. Ayan, okay.
Next, sa relative frequency, paano nga natin ulit kinukuha si relative frequency, Sanchez? Ano po, sir? Ayan po ba yung ano? Pagpaplasin yung 29 tsaka 37 tas divide sa 2? Ay, hindi po. Hindi po iyon. Anyone? Taginod? Ano, sir? Mas mababa po. Tapos mas mataas po sa 37 yung kukunin. Paano kinukuha si relative frequency? Relative frequency po. Matay tayo dyan. Sir, wala po kami na ano encounter na ganyan sa ano nakaraan. Meron na. Sa ano na? Sa unit 1. Unit 1. Wala. Meron tayong video nun na. Okay. Naalala ko lang ikaw. Sa mode po ba? Sa mode po ng group data? Nag-recalling pa lang tayo. Bali, ito yung mga pinagsama-sama na natin lahat ng mga napag-aralan natin sa unit 1 hanggang unit 3. Diba? Yung relative frequency, napag-aralan po natin to sa unit 1 sa frequency distribution table. Pakita ko po, sir. Ah. Yes, na. Ano po ba yan, sir? You i-divide po yung number ng frequency sa total po ng frequency, sir. Ayan. Nabawa, ganun. Sir, 29 to 37, 9 po, tapos divided by 40. Okay. For example, yung 29 to 37, ang frequency niya 9. 9 po, di ba? Then, i-divide natin sa total number of frequency. Bali, 9 over 40. 9 over 40, ang lalabas is 0.225. Naalala ko si Sanchez, nagtanong pa nga sa akin si Sanchez noon. Tama ba ako, Nak? Hindi ko po maalala yung relative. Try mo, Nak. I-backread mo yung message mo sa akin sa Messenger. Opo, sir. Naalala ko na. Ayan. Sorry po. Okay. Di ba po? Napag-aralan po natin yan. Recalling pa lang tayo. Wala pa tayo sa mean median mode. Wala pa tayo sa range. Wala pa tayo sa mean deviation. Wala pa tayo sa variance and standard deviation. Yung pinakauna pati sa, pa lang. Pati sa total, sir, i-divide siya. Ay, hindi na lang. Ay, ito, i-divide. Saan po yung, di po, yung sa 1 po sa baba. Yung sa katabi po ng 40. Ito na yung summation of relative frequency. Bali, dapat kapag inad nyo lahat ng nandito, lahat ng relative frequency ng anim na class interval, dapat ang maging sum is 1. I-try nyo nga po, 0.225 plus 0.275 plus 0.125 plus 0.125 plus 0.2 plus 0.05. Ang lalabas po dyan is 1. Thumbs up kung nakuha. Okay, very good. Okay na, nakuha na ba, Sanchez? Nakuha na po. Opo, sir. Okay. Next natin is relative percentage. Paano naman natin kinukuha si relative percentage? Scares. Magmove ka lang po ng simula po dun sa decimal po. Magmove ka ng dalawang beses pa kanan po. Kung ano po, kung saan po huminto yung decimal, dun po titigil yung decimal para dun sa percentage. Halimbawa po sa 0.225, pag nagmove ka ng dalawang beses pa kanan is magiging 22.5. Okay, then mag-a-add ka na lang ng percent sign, no? Bali, mag-move ka ng 2 decimal places to the right or times 100. Simple times 100, no? Bali, magiging 22.5%, 27.5%, 12.5%, 12.5%, 20%, and
5%. Then kapag inad nyo daw lahat ng mga relative percentage, lahat ng relative percentage, dapat 100% yung lalabas ng total. No? Thumbs up nga tayo kung hanggang dito sa relative percentage na kukuha ko. Anyone, yung iba, hindi na nakikinig, hindi na nag-thumbs up kung ano. Magtanong kung hindi naintindihan. Nga, try nga natin. Raagas. Raagas. Ano nangyari kay Raagas? Check nga natin kung nakikinig talaga kayo. Berino. Berino? Berino. Capture ko nga muna. Okay, next. Midpoint. Ito na yung sinasabi ni Sanchez kanina. Paano ulit kinukuha si midpoint? Pabalate. 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 Wala. Yan, mga ano. Robles, paano kinukuha si midpoint? Ipagpa-plus po yung 29 tsaka 37 tsaka po i-divide sa 2. Yan, very good. 29 plus 37, 66. Then divided by 2, 33. 38 plus 46. Kapag nakuha nyo yung total nila, divided by 2, 42. Then 47 plus 55. Then kapag nakuha nyo yung total nila, divided by 2, 51. And so on and so forth, no? Next, FX. Paano kayo nakuha si FX? Manabat. Manabat. Time-share si ano? Frequent. Hello po. Hello, hello, hello. Nope. Naririnig niyo po. Ah, naririnig na. Ipagtatay po si frequency tsaka po si midpoint po. Okay, very good. Para makuha si FX, ipagtatay si frequency tsaka si midpoint. 9 times 33, 297. 11 times 42, 462. 5 times 51, 255. 5 times 60, 300. Then, so on and so forth. Next. Cumulative frequency. Paano naman kinukuha si cumulative frequency? Sustento. Kapag plus po yung anong sir, frequency. Yan. Ipagpa-plus yung mga preceding frequency. Ano po yung frequency ng first interval? Ano po yung frequency? 9. 9. Saan po natin i-add yung 9 para maging 20? Sa 11 po. Ayun. Sa 11. Sa frequency ng pangalawa, no? Sa frequency ng pangalawa, bali 9 plus 11, 20. Then 20 plus 5, 25. Then 25 plus 5, 30. 30 plus 8, 38. Then 38 plus 2, 40. Dapat yung dulo equal sa total number of data or total number of frequency. No? Next. F times
Ito na lang, dulo na lang para ano, sabay-sabay na. Ang gagawin naman natin is x or midpoint minus the mean, no? Ang kukunin natin dito is the mean. Ano po ang formula ni mean? Anyone sa nakakaalala? Escares, anong formula ni ni mean, Escares, for group data? Mean equals x bar equals fx over n. Fx over n? Mm-hmm. Yung may na parang letter if hindi ko po alam kung paano. Summation. Summation. Total po ng fx. Yan. Total ng fx. Or the summation of fx. No? Bali, ito. Fx na kuha na natin. Ang gagawin natin, i-add natin yung lahat. Then, ang makukuha natin is 2,022. Then, i-divide natin sa total number of data, which is 40. Then, kapag dinivide natin yon, ang makukuha nating mean is 50.55. Ayan. Okay? Then, yung 50.55, ito na yung ating mean. Then ang gagawin natin para sa next na next na table is midpoint minus the mean. Ano po yung mga midpoint natin? Ito po. Bali 33 minus 50.55. 33 minus 50.55. Ang lalabas diyan is negative 17.55. Pero bakit siya naging 17.55? Bawal po yung negative pag may linya sa dalawang gilid. Okay. Ang tawag doon sa linya sa dalawang gilid is absolute value. Kapag absolute value po ang pinag-uusapan natin, bawal po ang negative number. Okay, next. 42 minus 50.55. Ang lalabas is 8.55. Ayan. Then, absolute value ulit. No, 8.55. 51 minus 50.5, 0.45. 60 minus 50.5, 9.45. 69 minus 50.55, 9.45. Then 69 minus 50.55, ito, 18.45. Then last, 78 minus 50.55, 27.45. Ayan po. Nakuha na natin si midpoint minus the absolute value of the midpoint minus the mean. Nakuha na natin siya. The next is, kukunin naman natin si F times the absolute value of midpoint minus the mean. Bali, itong nakuha nating absolute value ng midpoint minus the mean, imumultiply natin sa total frequency. Ayan, ito. Ay sa corresponding frequency rather. No? Bali, 9 times 17.55 157.55. 8.55 times katapat niyang frequency 11, 94.05. Then 0.45 times 5, 2.25. Then ganun lang po yung gagawin sa lahat. Itong absolute value ng x minus x bar or absolute value of the midpoint minus the mean is i-multiply lang natin sa kanyang corresponding frequency para makuha si F times the absolute value of the midpoint minus the mean. Then, ang gagawin naman natin next is midpoint minus the mean squared. Bali, itong midpoint minus the mean, ito, i-squared lang natin siya. 17.55 times 17.55, 308.0025. No? 8.55 times 8.55, 73.1025. 0.45 times 0.45,
0.2025. No? 9.45 times 9.45. 89.03025. Then, ganun lang din ang gagawin dun sa dalawang naiwan. No? Bali, i-multiply lang sa sarili niya or e-squared para makuha itong dalawa. Ayan. Then last, kapag nakuha nyo na to, i-multiply nyo naman sa kanyang corresponding frequency. Ulit. No? Ito. For example, 308.0025 times 9. Ang lalabas is 2,772.0225. Then, 73.1025 times 11, 804.1275. 0.2025 times 5, 1.0125. Then 89.3025 times 5 is equal to 446.5125. Then ganun lang din ang gagawin dun, doon sa dalawang dulo. Parehas lang. I-multiply nyo lang si midpoint minus the mean squared sa kanyang corresponding frequency para makuha si F times the midpoint minus the mean squared. Okay? Thumbs up nga kung hanggang dito nang sundan ako. Or may tanong, magtanong na ngayon. Wala? Walang tanong? Thumbs up tayo kung okay na sa inyo. Thumbs up kung okay. Okay, very good. Then, next meeting, ayan. Dahil nakuha na natin lahat nung nasa table, nakuha na natin lahat to, itong lahat ng nasa table, ayan, pwede na natin kunin si mean of group data. Pero kanina, nakuha na natin si mean of group data. Ang kukunin na lang natin next meeting is the median of group data, mode of group data, range of group data, mean deviation of group data, population variance of group data, and population standard deviation of group data, sample variance of group data, and sample standard deviation of group data. So, saan group? Napakadali lang naman eh, kaya hindi na natin yun i-recall. So, sa group tayo mahihirapan. Okay. Okay.